Hashtag Reality Bites. iPhone o ipon? Mamamatay daw sa gutom, pero naka-iPhone. Hi, it's me, F, and welcome to Reality Check. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. Ganon! Tatanungin kita, ano ang importante sa'yo? iPhone o ipon? Maraming dahilan kung bakit nag-iipon ng isang tao. Unang-una, for emergency purposes. Pangalawa, para sa kinabukasan. Para sa pamilya, para sa dream house, para sa dream car, at kung ano-ano man. Gustong pumunta sa ibang bansa, yan, pinag-iipunan nila. Pero ito ang pinaka-common sa lahat. At alam kong pati ikaw, ginawa mo ito. Nag-ipon ka dahil gusto mong bumili ng bagong cellphone. Bagong iPhone. Bakit? Hindi natin alam. Hindi naman masama, hindi ko sinasabing masama, na bumili ng bagong cellphone or bagong iPhone. As long as nakaya naman ito ng budget mo. Hindi ka nakaka-istogbo na ibang tao, hindi mo napapabayaan yung mga pangangailangan mo sa buhay. Okay lang yan. Pero pinagtataka ko lamang, marami sa atin, lalong-lalo na ngayon na may pandemya, ang dami-dami kong taong nakikita sa TV, nakikita sa social media, nagre-reklamo, nagugutom na daw sila, wala na silang makain. Pero ang ipinagtataka ko sa kanila, ang gaganda ng cellphone nila. Ang gaganda ng cellphone nila, pero bakit ganun, nagre-reklamo sila? Nagugutom daw sila, mamamatay daw sila sa gutom dahil ang gobyerno walang ibinibigay na tulong. Kailangan ba dapat iPhone? Hindi ba pwedeng ibang brand na lang na kaya namang ibigay kung ano yung ibinibigay ng iPhone? At isa pa sa pinagtataka ko sa mga nagre-reklamo, hindi nila magawan ng paraan ang pang-araw-araw nilang pangkain. Pero yung pang-araw-araw na load nila, pang-araw-araw na pang-internet nila, kayang-kaya nilang gawan ng paraan. Kapag tataka, di ba? Ito naman ang mga dahilan kung bakit hindi makapag-ipon ang tao. Una, walang trabaho. Tambay. Paano ka nga naman makakapag-ipon kung wala kang trabaho? Pangalawa, maliit ang sahod. Okay, maliit ang sahod. Hindi ka nga talaga makakapag-ipon. Dahil sa pangangailangan mo palang pang-araw-araw, maaring sakto lang or hindi pa sapat. Maraming gastusin. Nandyan yung mahal na kuryente, mahal na tubig, mahal na bayarin ng internet, ang load mo pa, at syempre, tuition fee. Kung meron kang pinag-aaral, lalong-lalo na ngayon na online class na. Kailangan ng gadget, kailangan ng computer, ng laptop, ng internet para lang makapag-aaral ang mga estudyante. Iba pang dahilan kung bakit hindi makapag-ipon ng isang tao, may binabayarang malaking utang. At iba pang dahilan kung bakit hindi makapag-ipon ng ibang tao, ito is applicable ito lalong-lalo na sa mga OFW natin. May tinutulungang pamilya. Hindi sabihin natin na mas mataas ang sahod ng mga OFW kumpara dito sa sahod sa Pilipinas, pero hindi pa rin nila magawang makapag-ipon dahil obligado silang tustusan muna ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang ilan naman, waldas. Malaki nga ang sahod pero hindi kaya magtipid. Siguro dahil sa lifestyle nila. Habang tumataas ang sahod, tumataas din ang gastusin nila. Kaya hindi sila makapagtipid. Hindi sila makapag-ipon. Nagiging one day millionaire sila. Hindi naman natin sila masisisi. Pero hindi ba dapat, kung kumita ka ng 20 pesos sa isang araw, dapat bang gastusin mo ang 20 pesos sa buong araw na yon? Hindi ba pwede magtabi ka kahit 5 piso sa araw na yon para naman kahit papaano ay may dudukutin ka sa panahon ng pangangailangan mo? Ikaw, tatanungin kita, ano ang mahalaga sa'yo? iPhone o ipon?
reality check.